しいな。2020, ito yung year na pinakanabago ang buong mundo dahil sa isang sakit na ang pangalan ay COVID-19. Pero bukod dun, may mga kaganapan din ngayong taon na talagang tumatak sa mga tao. Ito ang pito sa mga pinakatumatak na kaganapan ngayong 2020. Number 1. Pandemic. Siguro lahat tayo alam natin na tayo ay sumailalim sa mga lockdowns kung saan madaming buhay ang naapektuhan. Maraming tao ang nawalan ng trabaho at marami ang namatay dahil sa isang sakit na lumaganap sa buong mundo. Ayon sa aking research, meron ang natalang 67.3 million na kaso ang COVID-19 sa buong mundo, 43.2 million ang mga gumaling na, at 1.53 million ang nasawi dahil sa sakit na to. Ang limang bansang nangunguna sa kaso ng COVID-19 ay ang USA, India, Brazil, Russia, France. Number 2. MVP. Ito ay naganap noong January 26, 2020, kung saan buong mundo ang nagulantang dahil sa isang pangyayari. Isang pangyayari na di natin inaasahan, ang pagkamatay ni Kobe Bryant. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ni Kobe Bryant sa buong mundo, at buong mundo ang nagluksa. Ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay ay dahil sa pagbagsak ng kanyang sinasakyang helicopter sa Calabasas, California, papuntang Mamba Sports Academy sa Thousand Oaks, California, para sa isang youth basketball event. Kasama niya dito ang kanyang anak na si Gianna Bryant at 7 pang nakasakay sa nasabing helicopter na lahat ay nasawi sa pangyayari. Number 3. Marvel Hero. Siguro naman napanood nyo na ang Marvel movie na Black Panther. Si Chadwick Boseman, na kilala bilang T'Challa sa palabas na Black Panther, ay binawian ng buhay noong August 28, 2020. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay colon cancer. Nilabanan niya itong sakit na ito sa loob ng 4 na taon. Sa kasamang palad, di nakinaya na kanyang katawan at tuluyan na siyang namaalam sa ating lahat. Number 4. Vloggers. Kilala mo ba si Emma Nimeres? Siguro hindi, pero isa siya sa mga naunang vloggers, kasabayan nila Kong TV, Roger Rocker, at marami pang iba. Siya ay binansagan pambansang OPA dahil sa mga videos niya at pag-aas sa mga Korean hit dramas katulad ng Goblin. Isa rin siyang recording artist, writer ng mga kantang kinanta niya, at isa ring director. Siguro di siya kilala ng mga nakakarami, pero sa mga fans ng Team Payaman, na isang grupo ng mga vloggers sa YouTube, isa siya sa pinakamahalagang miyembro ng grupo na iyon. Siya ay binawian ng buhay noong August 16, 2020, matapos makipaglaban sa sakit na leukemia sa loob ng 3 buwan. Di nagtagal, may isang sikat na vlogger ang sumunod kay Eman. Siya si Lloyd Cadena, na isa sa mga haligi ng mga vloggers o YouTubers sa bansang Pilipinas. Siya ay kilala sa pagiging matulungin niya sa mga taong nakapaligid sa kanya at masayahing tao. Bukod sa pagiging vlogger, siya ay isang author din ng mga libro at isang radio DJ. Siya ay binawian ng buhay noong September 4, 2020 dahil sa atake sa puso. Number 5. Wildfires. Siguro naman nabalitaan nyo rin ang wildfire na nangyayari ngayon sa California, USA. Itong naturing na wildfire ngayon taon ay tinuguri ang pinakamalaking wildfire season na naitala sa kasaysayan ng California. Sa lahat ng video na nakita ko sa balita at sa internet, ang langit ay nangmistulang kulay orange nang dahil sa usok at refleksyon ng mga naturang mga sunog. Ayon sa mga otoridad, may nalathalang 9,279 na sunog at 4,359,517 acres ang apektadong lugar. Naitala din na may 10,488 na estruktura ang nasira dahil sa mga sunog na naitala. 33 ang namatay at 37 ang nasugatan. Number 6. Bagyo. Alam naman nating lahat na ang Pilipinas ay isang bansa na lagi niyadaan ng mga bagyo taon-taon. At alam din natin na karamihan sa ating mga Pilipino ay sanay na sa mga bagyo. Ngunit may mga pagkakataon na may mga sobrang lakas na bagyo ang dumating sa Pilipinas na tumatatak sa mga Pilipino. Nangyari ito ngayon taon at hindi lang isa kundi 2 beses sa loob ng 2 buwan. Ito ay ang bagyong Rolly. Ang bagyo na nalanta sa Pilipinas, tinaguri ang pinakamalakas sa bagyo na nabuo sa kasaysayan ng buong mundo. Ito ay merong hangin na aabot sa 315 kilometers per hour. Sa pananalanta nito, ito ay nagtala ng 26 kataong patay at 6 na nawawala. Ito ay nagdulot ng matinding pinsala at pagbaha sa Bicol, Calabarzon at Oriental Mindoro. Halos 1 buwan lang ang pagitan na nalanta naman ang isa pang bagyo na mas mahina kumpara kay Rolly. Ang bagyong Ulysses na nalanta naman sa Central Luzon. Ito ay may lakas na aabot sa 215 kilometers per hour. Kahit na mas mahina ang nasabing bagyo, mas maraming ulan naman ang dala nito na nagresulta sa matinding pagbaha sa mga lugar na malapit sa mga ilog tulad ng Marikina. At dahil sa sobrang daming ulan ang naidulot nito, wala nagawa ang Magat Dam na magpakaulan ng tubig na nagresulta ng pagbaha sa Cagayan at Isabela.
dahil dito napakaraming nawala ng bahay at mga ari-arian. Buti na lang ang buong mundo ay nandyan para tumulong sa pamamagitan ng mga fundraising para makalikom ng pera para sa relief goods. Number 7, pangpito at panghuli sa ating listahan, Singers. Kilala nyo ba ang bandang Slapshot? Kung hindi, sila ay isa sa mga bandang namayagpag noong early 2000. Sila ay isang heavy metal rap band at sumikat sa mga kantang Agent Orange, Cranio Brutal, Mysterio at marami pang iba. Sila ay isa sa tinuturing na haligi ng rap metal sa Pilipinas. Sa kasamaang palad, noong November 26, 2020, ang kanilang vocalist na si Jamir Garcia ay nagpakamatay sa edad ng 42 anyos sa kanilang bahay. Matapos ang tatlong araw, isang iconic singer, songwriter na naman ang binawian ng buhay, si Dennis Rehino Magloyuan Mandaraog o mas kilala sa pangalang April Boy Rehino ay binawian ng buhay noong November 29, 2020. Hindi sinapubliko ang sanhi ng kanyang pagkamatay pero naitalaan na nagkaroon siya ng chronic kidney disease bago siya mamatay. Siya ay sumikat sa mga kantang Paano ang Puso Ko, Umiiyak ang Puso, Di Ko Kayang Tanggapin at marami pang iba. Siya ay nasa industriya ng musika sa loob ng halos 30 taon at tiyak na ang mga kanta niya ay nasa isipan din ng mga tao. Meron pa tayong halos kalahating buwan bago matapos ang taon. Sana ay wala nang dumating ng mga kaganapan na tatatak sa atin bago matapos ang 2020, maliban sa pagiging epektibo ng COVID vaccine at mabilisang distribusyon nito sa buong mundo. Ikaw, ano yung pinakatumatak para sa'yo na naganap ngayon 2020? Pakicomment naman dyan sa baba at salamat sa panonood.